So, try muna natin mag-signal light kung hindi naka-hazard or naka-switch on. Ayan. Kamila. Ayan, okay. Ayan, try. Mag-hazard tayo ngayon gamit ito. Ayan, mga sir. So, ayan, gumagana siya. Tapos, sumasabay din yung ating ano. Ayan. Off natin. Okay, on. So yan, hello sa inyo mga sir. So muli nagbabalik tayo. So for today's video, magkakaroon ulit tayo ng tutorial mga sir. So ang gagawin natin ngayon, so nakikita nyo sa ating harapan is flash relay, diode, yan, diode dalawa. So itong diode nito, yan, makita nyo may guhit siya. Yan, focus natin. May guhit yung isang side. So ang diode nito is 1N4007. So yan, so yun yung diode na kailangan natin. So next is, kailangan din natin ng ano, halo switch, angel switch, o yun, kung ano pa man tawag dito, isa ano siya, yan. So, umiilaw din siya. Okay, so, ang gagawin natin ngayon is, mag-install tayo ng hazard. So, ito yung gagamitin nating switch ngayon. Itong halo switch. So, dalawang klase yung gagawin natin, sir. So, dalawang klase, una, yung may diode. Tapos yung pangalawa is yung walang diode. So ayan, tuturo natin yan sa inyo isa-isa sa inyo. Isa-isa, step by step para lahat matututo. Ayan, syempre, nakabit natin siya sa ating motor. Ayan, nakaabang na siya. Ayan yung ating motor. So applicable naman to siya sa lahat ng klase ng motor mga sir. So ayan, syempre bago natin simulan yung mga sir. Syempre, don't forget to subscribe, like, and share. And pahit na rin na notification bell syempre. Para lagi kang updated kung may bago tayong tutorial and vlogs. So, yun. So, tara, let's go. So, unang gagawin natin mga sir, yung may diode. So, gagamit tayo ng diode. So, by the way, itong halo switch natin ay nakakabit dun sa aking motor. Eh, kaya nag-provide na lang ako ng mga wire. So, hindi naman kayo malilito niya mga sir kasi meron yung ano. May mga nakasulat yan na NO, NC, plus, minus, tapos yung C. Yan. So, sa tutorial natin ngayon mga sir, hindi kasali yung NC. Or normally closed. So, hindi, kaya hindi na natin nilagyan. So, ayan. So, makikita nyo, ganyan siya. So, yung gitna, yung positive, yung C, at yung negative. So, ayan. Apat lang yung kailangan nating i-connect. So, tara, punta tayo dun sa ating motor. So, andito na tayo sa ating motor. So, ayan. Na-setup ko na siya. Nabaklas ko na rin siya. So, dinabas ko na yung signal light natin para kitang-kita natin. Ayan. So, ito yung ating halo switch or angel eye. So, step 1 mga sir, sa ating diagram, pagsamahin natin yung positive at saka yung C. So, ayan. So, hanapin nyo lang yung C, tapos yung positive. Ayan. So, ito yung sa akin. So, pagsamahin lang natin siya. Tapos, kakabit natin siya sa diode. So, sa dalawang diode natin. Okay, so ang ginawa ko sa diode ko mga sir, so binuhol ko yung ano yan, binuhol ko siya, yung kabilang side. So yung binuhol ko yung ano, yung walang line mga sir ha. So yan, focus natin para makita nyo. Okay. So yan, so, mga sir, makikita nyo, yung binuhol ko yung walang guhit. Ayan na. So kaya pagbuhulin nyo na lang. Tapos yung isa, hindi yung pinagbuhol. So, ayan, pagkabitin nyo lang yung pinagbuhol nyo. Okay. Ayan. Okay, nakabit ka na. So, ayan ang itsura nyo, mga sir. Okay, so, step 2 tayo. Next step tayo. So, yung ating negative, yung ating halo switch, syempre, sa body ground natin, or sa negative wire. So, ayan. Okay. And next, yung isa, yung ating normally open ay dun sa L ng ating flash relay. So, yung flash relay natin kanina, ayan, kinabit ko na siya dito. So, ayan, sa mga naka-RS150 na motor, nandito siya. Andyan. So, ikakabit nyo lang siya dun sa may letter L. So, dalawa lang naman yun. So, kabit natin siya sa L. So, ayan na siya mga sir. So, ganito yung setup niya. Okay. So, nakabit ko na siya. So, dalawa na lang hindi natin nakakabit itong dalawang dulo ng diode.
yung may guhit. So, step 3 tayo. Next step, kawit natin yung dalawang diode na to dun sa signal light. So, sa mga signal light, paano ba malalaman kung nasan yung positive? Kasi sa positive natin kakabit eh. So, madali lang mga sir. Madali lang intindihin yung signal light. So, hanapin nyo lang signal light nyo. Sundan nyo lang siya. So, normally, tatlong ano lang yan eh. Tatlong wire mula dun sa socket. So, ito yun. So, sa mga naka-RS 150, ito yung socket niya. Ang kulay niyan is green, orange, tsaka yung sky blue. Ayan. So, ayan. So, madaling intindihin mga sir kung nasan yung positive ng inyong signal light. Kung titingnan nyo, makikita nyo dito sa dalawang ano. Dalawa yung green. So, kung alin yung magkaparehong kulay, mga sir, so, yun yung negative. So, ibig sabihin, yung ating positive ng signal light, itong orange at itong sky blue. So, sa mga naka-RS 150 or Honda, so, ganyan yung ano, ganyan yung color coding ng signal light niya. So, ikabit na natin dun sa socket. Kabit natin sa sky blue at saka sa orange. So, itutusok ko lang muna siya ng ganito para may pakita ko lang sa inyo. As kayo na bahala mga sir kung paano niyo siya ididikit o didiskartehan. Ayan, papakita lang natin. So, ayan, okay na siya mga sir. Ikabit na natin siya. So, ganun lang siya kabilis. So, itong unang ginawa natin, gumamit tayo ng diode. Ayan. So, may diode to. So, papakita natin kung ano yung kanyang, ano, kung ano yung kanyang final result ng may diode. Ayan, tanggalin natin. Buhay natin ang kanyang ignition. Ayan. So, try muna natin mag-signal light kung hindi naka-hazard or naka-switch on. Ayan. Kamila. Ayan, okay. Ayan, try. Mag-hazard tayo ngayon gamit ito. Ayan lang, Mazer. So, ayan, gumagana siya. Nice. Tapos, sumasabay din yung ating ano. Ayan. Off natin. Okay, on. So, ayan, ganun lang siya kabilis, Mazer. So, ganun siya ka-basic gawin. So, intindihin nyo na lang step by step. Tatlong step lang naman yan. So, sigurado ako kayang-kaya nyo yan, mga sir. So, yun. So, yun yung una nating, ano. So, yun yung una nating tutorial. So, nag-hazard tayo. Gumamit tayo ng diode. 1N4007. Ayan, sa mga electronic shop na bibili to. So, next. Tara, tuloy na natin agad. Doon tayo sa pangalawa na hindi na natin kailangan ng diode. So, let's go. So, ayan, mga sir. So, nabaklas ko na ulit siya. Ayan. Okay. So, proceed tayo dun sa pangalawang ano. Sa pangalawang klase nung hazard na gagawin natin. So, hindi na natin kailangan ng ano, ng diode dun. So, ayan, simulan natin mga sir. Let's go. So, step 1, hanapin natin yung C. Ayan. Oh, ito yung C natin. Kukonnect natin to sa positive ng ating signal light. So, ayan, so kabit natin. So, ito sa akin kasi nagano ako yan. Nag-abang na ako dito. Sa isang ano yan. Kahit magkabaliktaran ka, basta sa positive, mga sir. Ayan. Tapos yung NO, doon naman sa kabila. Ayan. Sa kabila ng signal light. So, ayan, nakabit na natin yung ano, yung dalawang wire dun sa ating signal light. So, next natin, yung ating negative. Siyempre, sa body ground. Ayan. At yung ating positive ng ating halo switch ay sa L ng ating flashy relay. So, ayan. Kabit natin. So, yung mga sir, nakabit ko na agad siya. So, ganun nga siya kabilis. So, review natin ulit. So, yung step 1, yung C, itap natin sa isang positive ng signal light. Tapos, yung NO, dun sa kabilang positive ng signal light. Okay, so, next step, negative, syempre sa body ground ng ating halo. Sa negative. Tapos yung positive, doon sa ating L ng flash relay. So, yun. So, nakuha nyo ba, Mother? So, may ano naman tayo eh. May diagram, kaya makukuha nyo yan siya. So, ano nga ba yung result or disadvantage, advantage ng walang diode? So, yan. Papakita natin sa inyo, mga Zell. So, buhayin natin yung ating motor. Ayan. So, makikita nyo siya, mga Zell. Ayan. May ilaw na agad siya. Ayan. Tapos pag pinindot niya siya, hindi pa siya nag-hazard. So, yun. Pero mapapahazard natin to kapag pinindot mo lang yung signal light mo. Left or right. Left or right. Ayan. Ayan natin sa left. Ayan. Sabay siya umiilaw mga sir. Tapos nag-hazard din yung ating halo switch.
left sa right, yan. So yan. So ito yung ano ng walang ano, walang diode mga sir. So mapapagana lang natin yung ating hazard kapag pinindot natin to, pag inon natin siya at nag-signal light tayo. So yan, doon pa lang mag-ano, magki-trigger yung ating hazard. So kung gusto niyo patayin, off niyo lang siya. Tapos yan, naka-signal light siya. So back to ano na kayo? Back to normal. Back to stock, yan. That right. Yan, tapos hazard tayo, pipindutin niyo lang. On, tapos signal light. Ayan. So, ayan. So, ayan yung dalawang klase ng ating hazard, mga sir. Na ginamitan ng diode at yung walang diode. So, ganun siya, mga sir. So, pwedeng-pwede mo siyang gamitin as hazard switch itong ating halo. So, ayan mga sir. Sana meron kayong natutunan sa ating simpleng tutorial. So, maraming salamat. Hanggang dito lang tayo. Stay tuned sa next vlog and tutorial natin. Peace out.